Ito, 10 payo sa mga gustong tumanda na malakas ang katawan. Okay, sa mga medyo nagkakaedad na dyan. Okay, 10 payo sa mga gustong tumanda na malakas ang katawan. Number 1, babasahin ko lang to, hindi ko na explain ha, para mabilis tayo. Medyo mahaba ito, 10 eh. Huwag agad bibitawan ang inyong trabaho. Maging abala hanggang maari. Ito ang magpapanatili sa iyong kabataan na labis mong ikaliligaya. Buliskiti niya. Ikaliligaya. Okay. Isa yan. Number 2, hanggang maiiwasan, huwag makitira sa mga anak na may pamilya na. Okay. Tandaan niyo yan, ha? Huwag makitira sa mga anak na may pamilya na. Kumuha ng isang lugar na matitirhan, panatilihin ang iyong kalagayan upang makaiwas sa iyong anak at mga manugang. Ang makitira sa kanila ay magiging sunod-sunuran ka lamang. Hindi makakapagdesisyon sa sarili mo at mawawala ng karapatan na labis mong ikalulungkot. In other words, tatanda ka. Okay, number 3, hawakan ng mahigpit ang inyong baul. Kung may baul ka. Kung magbibigay ng pera sa anak, yung kaya mo lamang at laging magtira ng malaking bahagi para sa sarili mo. Ang libro ng bangko na may laman ay magandang kaibigan sa inyong katandaan. Subalit, hindi ito sapat. Hindi sapat yan. Mauubos din yan, lalo na pag hindi mo dinidepositoan. Okay? Dapat meron ka pang ibang proteksyon, kagaya ng life, health, insurances, at isama ko na din ang iba pang investments, just in case, na mas malaking tumubo kaysa sa perang itinago sa bangko. Ulitin ko ha, yung mga investments na yon, mas malaking tumubo yun kaysa sa perang tinago sa bangko. Alam naman natin yan eh. Kasino na lang, kakapiranggut lang naman ang interest sa bangko. Ha? Okay, number 4. Huwag masyadong maniwala sa iyong anak na nagsasabing kayo ay aalagaan. Madalas mga nababanggit niyan ay siyang mga hindi ginagawa. Aalagaan kunyari, mami, pagdating pagtanda mo, daddy, pagtanda nyo, aalagaan ka namin. Bulis kitty niya. Huwag kayo maniwala dyan. Meron siguro, pero hindi lahat. Madalas ang mga nababanggit niyan ay siyang hindi magagawa o gagawin ng mga anak. Ang mabuting anak ay hindi nagbabanggit ng anuman. Okay, tandaan nyo yan. Ang mabuting anak ay hindi nagbabanggit ng anuman. At ang masamang anak ay kailanman hindi tutupad ng pangakong binitawan. Ay, buliskiti. Ang bigat niyan. Number 5, upang manatili kang masaya, panatilihin ang pakikipagkaibigan at magdagdag pa hangga't maari. Humanap ng mga kaibigan na mas bata sa iyo. Oh, di ba? Matanda ka na, kinakaibigan mo pa matanda rin. Huwag na. Humanap ng mga kaibigan na mas bata sa iyo. Ang matatanda ay malapit nang mamahinga at ikalulungkot mo ng labis ang paghahanap ng kapalit. Kung ang kasama mo eh puro matanda, sooner or later, may malalagas dyan. O pag nawala yung isa, malulungkot ka. Diba? Madidepress ka and, you know, so on and so forth. Tatanda ka. Okay? Sumali sa mga magagandang asosasyon, grupo, kooperatiba, o apostolada. Number 6, maging maayos, laging maganda. Ito ha! Maging maayos, laging maganda, malinis at mabango. Ang katandaan ay hindi dahilan upang ikaw ay maging madungis at nanlilimahid. Sila ay di dapat mandiri sa'yo, kaya pangalagaan mo ang iyong sarili. Di ba, pansin nyo yan? Pag matanda na, amoy lupa na. Minsan nga amoy suka pa. Huwag naman, huwag ganun. Okay lang kung amoy asin. Ano amoy ng asin? Di ko alam, ha? Amoy bawang, sibuyas, Diyos ko. Okay, mga misis yun. Number 7, maging abala sa paggawa ng kabutihan sa kapwa. Asikasuhin mo sila para asikasuhin ka din nila ayon sa law of ripple effect. Huwag kalilimutang magdasal araw-araw. Oh, hindi ito nangangahulugan na magnubina kayo ha? O magrosaryo kayo na. Magdasal. Magpasalamat. Lord, thank you Lord. Yun ang pinakamagandang kasal. Ay, dasal. Number 8.
Number 8, huwag panghimasukan ang bahay o ang buhay ng inyong anak. Ulitin ko, huwag panghimasukan ang buhay ng inyong anak. Hindi sapagkat anak mo sila, ang lahat ay magugustuhan mo, ang lahat ng magugustuhan mo ay magugustuhan din nila. No, 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 no. No, 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 no. Alalahanin mong nagbabago ang panahon. Okay? The constant change. Number 9, huwag. Ito ha, huwag ipagyabang ang iyong katandaan. Hindi sapagkat ikaw ay lumilinya na sa 80 ay napakarunong mo na. Minsan nga, may 1-year-old lang, mas magaling pa sa'yo. Oo, totoo yan. 1-year-old, 2 years old naman. Isaisip mo na hindi mo taglay ang lahat ng karunungan sa mundo. Huwag mong isipin na ang katandaan ay kalagayan upang maging inutil ka, ulyanin ka, at wala kang silbi sa buhay. Makipagpaligsahan ka sa lahat ng bagay para may dahilan ang bawat pagising mo sa umaga. Kasi kung wala ka ng dahilan, bakit ka bumabangon sa umaga? Wala ka na, be! Okay? At sa wakas, huwag maging makulit. Ito, ito talaga. 10-10, makulit ka. Huwag maging makulit. Huwag ikwento ang nakaraang panahon ng paulit-ulit. Police kitty na, oh. Alam nyo to, paulit-ulit. Mga naikwento mo naman ng mga 100 times. Huwag ikukumpara ang mga bagay-bagay na makakasakit ka sa pamilya. Huwag maging mapaghanap. Matuto kang magpuri ng magagandang nagawa ng kapamilya mo upang manatili ang magandang samahan. Hanggang kaya, magbasa ng dyaryo kung may dyaryo pa ngayon. Online na lang. Dyaryo, libro, at makinig sa talakayan sa radyo. Ayan, pakinggan nyo ko. Makinig kayo sa akin. Hindi lahat na pinakikinggan nyo ay maayos. Hindi ko sinabing maayos ako. Hindi ko sinabing maayos ako. Option nyo yan. Kung gusto nyo makinig sa akin, ay bahala kayo sa buhay nyo. Okay. Ang imaginative mind ay malayo sa Alzheimer's disease. Imaginative mind. May kasabihan nga yan eh. Bibaling hindi ka edukado. Basta marunong kang mag-imagine. Imagination, imagination is better than education. Okay? Itaga nyo yan sa bato. Imagination, nung panahon pag nahuli ng teacher yung estudyante na nagdi-daydreaming, nag-i-imagine. Pinapagalitan. Diba? Pinapagalitan. Mali yun. Pag ang bata nag-i-imagine, hayaan mo lang. Oh, kasi maganda yung ginagawa, iniisip niyan. Oo. Kaysa naman, turo kayo ng turo, wala naman natututunan sa inyo. Hayaan nyo sila mag-imagine. Ngayon, hindi na. Inahayaan na yung mga bata mag-imagine. I mean, you know, everything starts from imagination. Kung anong naiisip ng bata ng itao ng individual, lagi-lagi, yun ang mapapasa kanila. Yun ang magiging kanya. Okay? Ulitin ko, ang imaginative mind ay malayo sa Alzheimer's disease. Pag hindi ka na marunong mag-imagine, wala na. Enjoy life kung may means ka. Hindi po mens, ha? Hindi mens. Means. Hindi po mens. Enjoy life kung may means ka. Huwag kalimutan ang ehersisyo. Okay. Mag-exercise tayo tuwing umaga. At sa gabi. Yun po, 10 pwede nyong gawin. 10 mga bagay. 10 payo sa mga gustong tumanda na malakas ang katawan. Pakinabangan nyo po yung sinerpo sa inyo.